Itian po muna natin yung ating katabi kasi nakita na natin sila eh. May ilaw na. Itian po natin yung ating kaliwat kanan. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin na bilang bagay ang Diyos sa araw nito. Sige, kalapitin mo. Huwag kang pumayag na hindi siya tumingin sa'yo. God, at alam ko po na ang bawat isa ay nasasabik na mapakinggan ang pinakasariwang mensahe ng Panginoon sa oras at araw na ito at nasasabik na na magawa ng dakilang bagay ang mga taong na ito. Kaya naman inaanayahan ko pong tumayo kayong lahat. Ang lahat po ay tumayo, ang mga narito sa baba at ang mga nandoon sa taas. Lahat po ay tumayo bilang paggalang sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at kumikir. At muli nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong song, but a prayer that comes from the very
maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, those are watching and listening right now. Praise God. Hallelujah. Sa araw na ito, napakaganda ng ating ng team ng ating anniversary. God gave us a beautiful team for this for our anniversary today. Yan, nakikita ba ninyo sa harapan? Kita ba ninyo yun? But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos sapagkat binibigyan niya tayo ng tagumpay sa kapagitan ni Kristo Jesus. Pakibasa nga po natin, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tulad po sa may dulong kanan, sa taas, nakikita niya po ba'y nasa harapan? Nasa gitna po, nakikita niya po ba? Doon sa gitna, sa taas, sa right side ko, nakikita niya po ba sa harapan? Dito po, nakikita niyo ba? Dito, dito. Kayo pag lahat, eh, nakikita mo ninyo yung gandang lalaki ko? Good, salamat sa Panginoon. Kalapakan natin si Lord. Praise God. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa atin ng victory. Say it, victory. Say it loud, victory. Palagay ko merong paglalakas dyan. Victory! Through our Lord Jesus Christ. Di ba lahat tayo, gusto natin lahat ng ating ginagawa ay matagumpay? Tama ba? Lahat tayo ay gusto natin makita ang tagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Tama ba? Yan. It's one of us. Hallelujah. Yung intro natin. Walang intro? Sige. Lagi naman ganun eh. Pero bililinan ako ng mga anak ko at mga asa ng asawa ko na wag akong magagalit. Okay? So, ganun talaga. Ngayon kayo sa akin. Lahat ng ating ginagawa ay gusto natin na may tagumpay. Tama ba? Amen po ba? Diba? Gusto natin makita sa lahat ng ating ginagawa ang tagumpay. Diba? Lahat ng mga plano natin, lahat ng mga layunin natin, lahat ng mga hangarin natin, lahat ng ating ginagawa, gusto natin makita ang tagumpay. Amen. We want to see the victory in all our plans, in all the we do, in everything. No? We want to see the victory. So number one tayo. Palagay ko number one, meron ka na. Yan. Thanks be to God, He gives us victory. Salamat sa Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng tagumpay. Alam mo, sa number one na ito, na in-outline ko, no? Actually, yung number one na iyan, nagmula yan sa team natin kanina. Thanks be to God, He gives us victory. Letter A, tingnan natin. Victory comes from God. Nakikinig pa po ba tayo? Pakibasa nga natin. Victory comes from God. Saan nagmumula ang victory? Kanino nagmumula ang victory, ang katagumpayan? Sa Diyos. Sa Diyos nagmumula ang katagumpayan. Tandaan natin yan. Katagumpayan sa pag-aaral, katagumpayan sa pag-aasawa, katagumpayan sa pagkatrabaho at pagninegosyo. Lahat ng ating plano, naisin, gusto, ibig, ang Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan. May tao pa ho ba rito? Amen. Talakpakan natin si Lord. Victory comes from God alone. In Christ, there will be no defeat. In Christ, there will be no defeat. Yun. Malirong grabing siya. In Christ, there will be no defeat. Nakikinig pa ho ba tayo? Kay Kristo, ay wala tayong pagkatalo. Amen!
Thank you, Lord. Pagkasabi natin kay Kristo, ay wala tayong pagkatalo. Sabi mo sa katabi mo kay Kristo, wala tayong talo. Amen. Amen. Maraming natatalo at maraming nabibigo kasi wala sila kay Kristo. Amen. At hindi sila umaasa kay Kristo. Kaya pakitago muna yung mga cellphone, pakisilent muna yung mga cellphone, at ito ho muna tumingin sa magandang lalaki sa harapan. Amen. Praise God. Alam niyo, kaawa-awa ang maraming tao sapagkat nararanasan nila ang katagumpayan. Kaawa-awa ang maraming tao sapagkat nararanasan nila ang kabiguan. Kaawa-awa ang maraming tao sapagkat patungo sila ng impyerno. Kaawa-awa ang maraming tao sapagkat lugmok ang kanilang buhay. Kaawa-awa ang maraming tao sapagkat sila ay punong-puno ng bisyo at kasalanan. Hindi nila nararanasan ng katagumpayan sapagkat sila ay wala kay Kristo Jesus. Ang hindi nila alam, ang victory ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? At kapag na kay Kristo Jesus tayo, wala tayong talo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo ba na merong mga kaligayahan na pampaimbabaw lamang na kung tawagin ay artificial joy? At ang maraming tao ay nakakaranas ng artificial joy. Yung bang ang kaligayahan nila ay pangibabaw lamang, nasa surface lamang. Wala silang inner peace, wala silang inner joy. No? Sapagkat sila ay wala kay Kristo Jesus. Naunawaan po natin. Napadaan ako sa isang departamento ng ating government. At ang sabi nila, 1 year na kaming nakabarricade dito. At 1 year na kaming nakikipaglaban, pero until now, walang tagumpay. Because they are relying on their own power, on their own effort. 1 year na rin silang nakabarricade, pero until now, wala pa rin silang tagumpay. Nakakaawa. Madadaanan ninyo sa isang department ng ating government, nakabarricade sila roon. Fighting for something na inaakala nilang kailangan ng marami Pilipino. At ang sabi nila, 1 year na kaming nakabarricade, and yet, wala pa rin nangyayari sa aming pinaglalaban. Ganito po ang buhay ng maraming tao. Patuloy na nakikipagpanga, nakikipagdigma, nakikipaglaban, and yet there's no victory. Hindi nila matagpuan ang tagumpay. Because victory comes from God alone. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang victory ay nagmumula lamang sa Diyos. At kapag tayo ay na kay Kristo Jesus, walang kabiguan. Tandaan mo yan. Ang maraming tao ay nandoon ng pagluha, nandoon ng pag-iyak, sapagkat wala sila kay Kristo. Wala sila sa kalooban ng Panginoon. Hindi nila tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Sabi nga na isang mga awit si Steve Coban, I was once an atheist. Wala akong Diyos. At binasa ko rin ang mga buhay ng mga walang Diyos. Mao Tse-tung, Lenin, Karl Marx. Pinag-aralan ko ang buhay nila. Isa, ang natagpuan ko sa kanila ay hindi naman sila lahat naniniwala ko ng Diyos. Pinag-aralan ko ang buhay ng mga atheists. Marami o ilan lang sa kanila ay galit sa Diyos. Yes. Subukan niyo mag-aralan ang buhay na ng Lenin, Mao Tse-tung, Karl Marx, Stalin. Pinag-aralan ko ang buhay nila. Hindi sila lahat ay naniniwalang walang Diyos. Ang mga ilan sa kanila ay galit sa Diyos. Sapagkat para sa kanila, hindi parehas ang Diyos. Hindi pantay ang Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? Merong kulang sa kanila sapagkat hindi nila kinilala ng malalim ang ating Panginoong Hesukristo.
masasabi ko, I could say that this is the one of the best messages, isa sa mga magagandang mensahe na ang sinasatan ng buhay ko ipinangaral ko. Nakikinig pa ba tayo? Nakikinig pa ba tayo? Kung ito'y isa sa kabuhay natin, hindi tayo makakasumpong ng pagkatalo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay natatalo. Tandaan mo yan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay nabibigo. Tandaan mo yan. John 10:10, letter B, says, Jesus Christ came to give us life and have it more abundantly. But the devil came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ came, God manifested in the flesh. God became man to give us life and have it more abundantly. Kaya gusto ko pong sabihin sa bawat isang narito, sa sambayan ng Pilipino, sa lahat ng tao na nakikinig sa buong mundo, sa YouTube, sa website, sa Facebook, kapag ikaw ay na kay Kristo, wala kang katagumpayan, wala kang talo, patuloy mong mararanasan ng katagumpayan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Inanang palakpak natin. Kay Kristo, wala tayong talo. Tandaan mo yan. Hindi ho ito panaginip lamang. Hindi ito biro o haka-haka lamang o pangarap lamang. This is not just a dream. This is not just a hallucination or hypothesis. Ito po ay katotohanan na kapag tayo ay na kay Kristo, merong tayong tagumpay at magpapatuloy ang ating katagumpayan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Kaya kung maraming tao ay nakakaranas ng kabiguan, isa lang kasi ang problema eh. Wala sila kay Kristo. Hindi pa nila tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Kaya tama ang naging decision is to come on. Na dating 80 years walang Diyos, pero isang araw ay tinanggap niya si Christ bilang Lord God Savior ng kanyang buhay at ngayon ay umawit siya ng mga awitin para sa Panginoon. Nakikinig pa po ba tayo? Ang totoo lang, yung nagsasabi walang Diyos, meron silang konsensya. At alam ba natin na ang konsensya natin, Romans 2:14 hanggang 15, ang Diyos ang may bigay niyan. Sabi ng Biblia, nilagyan tayo ng Diyos ng konsensya. At ang konsensya ito ang nagkukundik sa atin para ipaalam sa atin ang mabuti at ang masama. Di ba maraming tao sabi ganun, bakit mo pinagtapat yung kasalanan mong nagawa? Wala naman nakakita eh, na konsensya ako eh. Eh saan galing yung konsensya niya? Sa Diyos. At ang lahat ng tao may konsensya. Romans 2:14-15, binigyan tayo ng Diyos ng konsensya. Yung konsensya natin ay nagpapatunay na meron tayong Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi nila, hindi ko naman nakita ang Diyos eh. Paano ko maniniwala sa Kanya? Sino rito ang may isip taas ang kamay? Nakita mo ba ang isip mo? Nakikita mo ba ang isip mo? Eh, ba't ang pininiwala ang may isip ka? Eh, hindi mo naman pala nakikita. Sinang naniniwala may hangin? Nakita mo na yung hangin? Hindi. So, hindi lahat na hindi nakikita ay hindi totoo. May isip tayo, pero totoong may isip. May hangin tayo, totoong may hangin. Hindi nangangahulugang hindi mo nakikita ang Diyos ay hindi na siya totoo. Sapagkat ang isip natin ay gumagana at ang hangin ay ating nararamdaman, ganun din ang Diyos. Damandama natin siya sa ating mga buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thanks be to God, He gives us victory. Victory comes from God. In Christ, there will be no defeat. Tandaan mo yan. Napaka strong statement nito. In Christ, there will be no defeat. Walang pagkatalo kay Kristo Jesus. Kapag na kay Kristo ka, wala kang talo. You are always in the winning side. Lagi kang nasa
lugar na magkatagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba merong kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sabi nila, talaga bang masayang tunay ang buhay Kristiyano? Yes. Sapagat ang kasiyahan natin ay hindi panglabas, kundi ang kasiyahan ay nandito nagmumula sa puso. Actually, yung word na bless, sige iba ang pronunciation nila ay blessed. Matatagpuan natin yan sa Matthew 5 at maraming verses sa Bible. Yung salitang bless or blessed, hindi po yun swerte. Ang swerte mo naman, hindi. Ang ibig sabihin ng bless ay pinagpala. Iba yung swerte, iba yung pinagpala. Nakikinig pa po ba tayo? Yung iba, siniswerte once in a while. Pero kay Kristo, lagi kang panalo sapagkat ikaw ay pinagpala. Amen. Baka gusto nyo panakpakan si Lord. Hallelujah. Victory comes from God. In Christ, there will be no defeat. Amen. Glory to God. And let her be. Truly, there will be great battles, obstacles, sacrifices, and sufferings na ating nararanasan that we are encountering. But the victory is sure. Pero ang tagumpay ay sigurado. Nakikinig pa po ba tayo rito? Sino rito yung nakakaranas ng pagsubok ng buhay? Laban ng buhay, problema ng buhay, hindi po naiiwasan yan. Hindi ka tao kapag naiwasan mo yan. But despite of all these things, ginagarantiya tayo ng Diyos na lagi tayo natatagumpay. Amen. Gaano man kalaki ang laban, sigurado ang ating tagumpay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Balikan natin ang buhay ni Haring David. Si Haring David, siguro mga about 15 years old siya at the time. No? Siya ay hindi mandirigma. Siya ay isang shepherd, a shepherd boy, about 15 years young at the time. No? Goliath was a warrior since his childhood, his youthhood. Ano po? Talagang mandirigma talaga si Goliath. At idagdag mo pa, si Goliath ay higante. Ang mga height ni Goliath, about 9 to 10 feet tall. Kasi hindi naman eksakto ang panukat noon. Ang panukat noon, 101 cubits, siko, mga ganyan. Yan ang mga panukat noon. Pero ang tanong ko, sa laki ni Goliath, nanalo ba si Goliath kay David? Hindi. Sapagkat, ang nakita ni David, hindi yung laki ni Goliath. Ang nakita ni David, yung laki ng Diyos niya na tumutulong sa kanya. Amen! There's no problem to me. God cannot solve it. There is no mountain too tall. God cannot move it. Amen? Walang malaking problema ang hindi kaya i-solve ng Diyos. At walang malaking bundok ng problema pagsubok ng buhay ang hindi kaya i-solve ng Diyos. Kaya maaaring napunta ka rito, nakikinig ka ngayon at nanonood ka ngayon, punong-puno ka ng problema. At hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Amen! Sapagkat nandito ang Diyos na kayang talunin ang lahat ng iyong problema. Maraming hindi naniniwala, 50 years old na ako. Ang tingin nila sa akin, 21. Yes. Hindi sila makapaniwala. Ang sabi nila, Pastor, parang hindi ka tumatanda. Nananatili kang magandang lalaki ka pa rin. Nakamig ka mo. You know my secret? Isa lang ang sikreto. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos, walang dahilan para hindi ka patuloy na maging magandang lalaki at bumata. Amen. Sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa atin sa lahat ng ating problema. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Amen! Alam mo, one time, no? Itong the prophet ng Old Testament, sabi ganun,
sabi sa kanya ng kanyang mga kasama, naku, ang dami nating kalaban. Sabi ganoon ng prophet na ito, mas marami ang ating kakampi. At ang sabi ng prophet na ito, Lord, open their eyes. At binuksan nga ng Diyos ang kanilang mga mata at ang kanilang paningin at nakita nila napakarami ng angels na kanilang kakampi. Hindi ka dapat matakot sa demonyo dahil merong anghel na tumutulong sa iyo. Amen. Amen. Hindi ka dapat matakot sa masasamang espiritu dahil merong Diyos na tumutulong sa iyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Anong sabi ng Biblia sa Psalm 91? Kapag ikaw ay nasa Diyos, iingatan ka niya. Makikita mo ang pagbagsak ng iyong mga kaaway. Pati ng iyong mga kaibigang wala sa Diyos. Dahil wala sila sa Diyos eh. Pero makikita mo naman ang patuloy mong pag-akat sapagkat ikaw ay nasa Diyos. Amen. Palapakan natin sa Diyos. Hindi nyo nag-gets yun eh. Ulitin ko ulit. In the book of Psalm 91, sabi ng Bible, makikita mo ang pagbagsak ng iyong mga kaaway. Maging ang mga kaibigan mo na wala sa Diyos, makikita mo ang pagbagsak. Pero ikaw ay patuloy ang iyong pag-angat sapagkat kasama mo ang Diyos. Alam niyo po ba ano ang pinakamagandang irigalo ngayon sa ating mga kaaway at mga mahal sa buhay na wala pa sa Diyos? Irigalo natin si Jesus sa kanila. Ipakilala natin si Jesus sa kanila. Sapagkat kung sila ay mapupunta kay Jesus, they have everything. Nasa kanila na ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Romans 8:37. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa lahat ng bagay na ito, ang sabi ng Romans 8:37, we are more than conquerors through Him who loved us. Pakisabi, more than conquerors. Not just conquerors, but more than conquerors. Hindi lang mapagtagumpay, kundi higit na mapagtagumpay. Yung salitang conquerors ay dinagdagan pa ng more than conquerors. Kaya sana, hindi mo lang ito narinig ngayon. I pray na ito'y pumasok ng malalim sa puso mo. Kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, sa isip, salita at sa gawa, hindi ka lang mapagtagumpay. Ikaw ay higit na mapagtagumpay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Tuloy natin ang aming amahal. Ang pag-aaral natin. Next. Yan. Through our Lord Jesus Christ. I-pause mo nga muna yung team natin para maunawaan nila yung pagkakahati-hati natin. But thanks be to God, He gives us the victory. Yan yung number one natin kanina, di ba? And number two natin, through our Lord Jesus Christ. Para sa mga nag-aaral ng Bible school, kung tawagin yan, textual exercise.